Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. What is your favorite fish? Have you experienced catching a fish? Our text in this video is found in the book of Matthew chapter 4, 18 to 20. And our title, What Are the Three Qualities of a Fisherman? Every job has requirements. Being a professional like a teacher, like an engineer, you have to take a licensure examination after finishing your degree. A jeepney driver or needs to secure a driver's license after satisfying the minimum requirement for it. Even a non-degree job needs requirement like being a Amazon or Mason or a helper in the market. Your strengths, experience, and interests count. Likewise, in the vineyard of God, laborers must be qualified. A disciple needs to be effective in the mission shouldered to him, and this requires certain qualifications. Allow me to teach you a lesson in this video about the three important qualities of a fisherman. And while you are listening intently to this teaching, you will be toured to see a place in Oyon, Bataan, Philippines, a place at the western area of Manila Bay, a fishing barangay, Tabing Dagat, Pag-asa Wawa, Oyon, Bataan. In our text, after Jesus' baptism in water by John the Baptist, he was tempted by the devil in the mount. There Jesus overpowered the enemy by not giving him to the temptations. After that, Jesus began his ministry, and while sharing the kingdom of heaven, he reached the place of Sea of Galilee, a fishing area, and saw two brothers, Simon and Andrew. Both are fishermen, and Jesus said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." A fisherman is an occupation or a career that mission is to catch fish and aquatic products in a body of water. The good qualities of being a fisherman can also be the required qualities for fishing of man or winning souls for Jesus. The first quality, fishermen are wise and skillful. Being wise, they have a clear mission. They have only one intent, to catch fish. They are wiser than the fish they caught, because they cannot catch any fish or any aquatic product if these are wiser than them. They can identify where the fishes are located. This is through the reading the signs where the fishes are. One of the signs is the flock of birds. The attitudes and amount of birds present above the water indicates the attitudes and the amount of school of fish in the water. Kapag madami ang ibon na lumilipad sa itaas, ibig sabihin madaming pagkaing isda sa karagatan. Kapag ang ibon ay lumilipad patungo sa hilaga, ibig sabihin lumalangoy ang mga isda patungong hilaga. Kapag ang ibon ay biglang sumisid, ibig sabihin mayroong tumaas na isda, kaya iyon ay kanyang kinain. The ripples or maliliit na alon or bubbles, phosphorescence, yung mga sinag na nakikita natin sa karagatan o sa ibabaw ng dagat,
And in the same manner, a fisher of man or a disciple must also be the same. We must have a clear mission. And our mission is in Matthew 28:19-20. Go and make disciples among nations. Because we were caught like a fish, we were won and believe in the Lord Jesus, we are also in mission to do the same to the uncaught or to the unbelievers. In Proverbs 11:30, letter B, he who wins souls is wise. Like a fisherman who catches fish is wise, we disciples must also be. Matatalino tayo kapag tayo ay nakakapanalo ng kaluluwa. We must know the person to share the gospel to be effective. Establish relationships with them. Share Jesus to them tactfully. Ibahagi mo ang iyong patotoo, paano mo nakilala si Jesus. Share your life's testimony. And make Jesus and His works the center of the message. Si Jesus ang daladala nating mensahe at ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. The second quality of a fisherman that we must also possess as a fishers of man, fishermen go where the fish are. The fish are in the bodies of water. The Sea of Galilee or the Lake of Tiberias has an area of 166 square kilometers. Ang tabing dagat ng Pag-asa, Wawa o yung Bataan is in the western side of Manila Bay. Manila Bay has an area of 1,994 square kilometers. It is almost 10 times bigger than the Sea of Galilee. Many of the important events in the ministry of Jesus happened in the Sea of Galilee and its surrounding places. The Sermon on the Mount that can be found in Matthew 5-8 happened near here, where the Beatitudes and how to pray were taught to the disciples, and other important moral lessons that the disciples and even the unbelievers surrounding them have heard and learned. There are lots of fishes in the Sea of Galilee and in Manila Bay. Various species can be found, more or less 2,000 kinds of species. It is really a big area to catch fish. In the book of Acts, chapter 1, verse 8, before Jesus ascended to heaven with 500 disciples, he said, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses first at Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the uttermost parts of the world." And in Matthew 28:20b, "And behold, I am with you always to the end of the age." Napakaliwanag na bago umakyat ang Panginoong Jesucristo doon sa langit, na nasaksihan na 500 disipulo na mananampalataya at apostoles na kasama niya, na tayo ay tatanggap ng kapangyarihan na wala ang common fisherman, na meron ang mga fishers of man, na ito ay isa sa atin, bibigyan tayo ng kapangyarihan upang tayo ay maging mga epektibong mga ngaral sa Jerusalem, sa Judea at Samaria at sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sigurado, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, siya ay isa sa atin habang tayo ay nangangaral at nagpapanalo ng mga kaluluwa, being fishers of man. Unbelievers are everywhere. They are at your house. Some of them you eat in the same table. You lie on the same bed. In your classroom, even in the virtual classroom, in your barangay, in the towns where you reside, in the neighboring cities and provinces, in your own country,
in the entire world or earth. Male or female, atheist or none, with or without religion, big or small, professional or non-professional, bad or good, they are everywhere. Once we were caught, we were saved. Now go where they are and share Jesus to them. Go, go, go. Last, the third quality. Fishermen used an effective fishing gear and methods. There were two kinds of fishing method done in the Sea of Galilee and even in Manila Bay. These are individual method, the others cooperative method. Individual method is a kind of fishing where an individual or single fish is caught in a time. In the Sea of Galilee or Lake of Tiberias and even in Manila Bay, hooks or flying fishing and of course cast nets were used and in Manila Bay are still being used today. Cooperative methods, in which this is a method of catching not single but schools of fish are being caught in a time. In the Sea of Galilee, the disciples and the fishermen before, they used drag nets or long seine nets, or we call the trawl, being dragged by boat in the deeper part of the sea and in the shallow water. These drag nets were dragged by group of people. Large nets were also being used, were also used in the Sea of Galilee and is now also in Manila Bay. We will still remember the story of Jesus in John 21 after his resurrection. Pagkatapos niya na mabuhay na magkuli, nakita niya ang dalawa sa kanyang mga alagad na bumalik sa pangingisda, si Peter at si Andrew. At nang ito ay kanyang pagmasdan at sinamahan niya, ginamitan ni Andrew at ni Peter ang malaking lambat at kanila itong hinulog, ngunit wala itong nahuling isda. At si Jesus bilang isang makapangyarihang Diyos, alam ang lahat ng bagay, ay winika niya kay Peter, iyong ilubog, ibato ang iyong lambat sa iyong kanan ng iyong bangka. At nang ito ay kanya nag-retrieve at kunin ang lambat, napakaraming isda ang nahuli nito, malalaki ang mga isdang ito na nahuli. At ang sabi ng banal na kasulatan, 153 great fishes were caught. The fishermen during that time and even in our times catches fish or catch fish in dawn, madaling araw, umaga, tanghali, dusk, or evening, any time of the day. Sometimes they caught in shallow waters or shallow places and even most in deep places. They also use accessory gears like lights, baits during night to attract fishes. They also use flashlights, additional ropes, floats, and many things. Like the fishermen, we fishers of man must use varying effective methods and gear. In the Sea of Galilee, Jesus taught the disciples, preached the gospel of the kingdom, healed all manners of sicknesses and diseases, made miracles. Jesus have used individual method or even cooperative method. He evangelized singly or personal evangelism. He also used mass or group evangelism. Our main gear is the Bible. We must always be prepared to share Jesus. It is true that to know Jesus more, we have to know the Bible or His Word. Manatili tayong kumakain ng salita ng Diyos, ang wika ng Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Let us keep on deepening, equipping ourselves in the Word of God, which is the Bible, so that we will be able to be approved as workmen of God. Upang sa ating pangangaral, maipangaral natin ng maayos, may katalinuhan, gamitin ang salita ng Diyos ng mas epektibo. Upang ang salita ng Diyos natin binabahagi ay daladala ang kapangyarihan nito. For the Word of God is powerful and even sharper than two-edged sword. Keep on equipping yourself with the Word of God. The Holy Spirit is also our important gear. And you shall receive power. Tatanggapin natin ang kapangyarihan at ito ay tinanggap na natin dahil nung tayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu ay sumaati. Ang kailangan lamang maghari ang banal na Espiritu sa ating mga buhay bilang templo ng Diyos. Wala tayong magagawa. It is not by our might, it is not by our power, but by the Holy Spirit. Kung papaano tinalo ni David si Goliath, hindi sa pamamagitan ng sling, hindi sa pamamagitan ng kanyang karanasan, hindi sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, kundi ang sabi niya, dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa gayon din, without the Holy Spirit, we will never win souls. He is our paraclete, our body, and helper to win souls. Kaya nga, ang aking TV na inyo po napapanood ay nakikita nyo sa YouTube channel, Paraclete TV. Because this channel has a power, and the power of the Holy Spirit is here. The Holy Spirit is our teacher. He will give us the word to speak. Ibubuka lang natin ang ating mga bibig, yung mga pinag-aralan natin mula sa banal na kasulatan. Gagabayan, ibibigay ito ng banal na Espiritu at hayaan natin na siya ang magsalita sa pamamagitan ng ating mga bibig. He will illuminate to us the best strategy. Ipapakita ng banal na Espiritu sa atin bilang mga guro ano ba ang tamang estratehiya upang ang tao na ating binabahagi na ng salita ng Diyos ay maipanalo natin sa ating Panginoon. Makikipagkaibigan tayo sa taong ito. Tutulungan natin siya kung siya ay nangangailangan. Magiging halimbawa ang buhay natin sa taong ito. Iba't ibang estratehiya, practical man, o maging ito ay spiritual, ituturo ito sa atin ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will let His gifts to manifest through us. Ang kanyang mga regalo ay hahayaan ng banal na Espiritu na makita at mag-operate sa ating mga buhay. Ang regalo ng pananampalataya, ang regalo ng mga pagpapagaling, ang regalo ng working of miracles, of milagro, upang ang mga tao, katulad ng isang mangingisda, gumagamit ng mga ilaw, pati na ng mga pain upang mag-attract ng mga isda upang kanilang mahuli. Ang mga regalo din ng banal na Espiritu ay pwedeng gamitin upang ma-attract ang mga kaluluwa at sila ay tunay na madala natin at mahuli sa paanan ng Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit will also display His fruits through us. Ang mga siyam na regalo niya ay hahayaan niyang ma-exhibit sa ating mga buhay. Ang mga regalong ito katulad ng pag-ibig, kapayapaan, pananampalataya, kagalakan, pagpapahinuhod, kaamuan, pagpipigil sa sarili at marami pang iba, hayaan natin mag-manifest and this will attract the souls, the fish that must be caught, mga kaluluwa na dapat nating mahuli para sa ating Panginoon. We, as fishers of men, the disciples of Jesus, are qualified to win souls. We are in mission to win souls and make them disciples. The unbelievers are everywhere. We won't be out of stocks. We have the best gear, the Holy Spirit,
and the Bible. We were won, likewise we must win. Let's do this intentionally. Go, go, go. Panoorin po natin, may kasunod pa po yan. God bless you. Go, go, go. Francisco C. Baltazar Balagtas, 1788-1862. Makata at manunulat na ikalabinsyam na siglo, isinilang sa Panginay, Bulacan, April 2, 1788. May akda ng Florante at Laura, 1838, at Orozman at Safira, 1867-1870, nagbigay ng inspirasyon sa mga bayani tulad nila Jose Rizal at Apolinario Mabini, naging kawani ng lokal na huwes sa Maynila 1840. Bago lumipat sa Bataan bilang katuno ng kawani ng korte, naging unang tiniente at nagkapamahala ng taniman at pag-aani sa bayan ng Orion, Yumao, February 20, 1862. Si Francisco C. Baltazar Balagtas, 1788-1862. Share, subscribe, Jesus. Subscribe, share. Parapet TV. Go, go, go.